Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga latest boxing news. Edgar Berlangga pinatawan ng suspensyon. Suspendido ng 6 na buwan dahil sa naging galawan laban kay Alexis Angulo. Pagdating sa round 7 ng laban, binalak ulamin ni Berlangga ang tenga ni Angulo, hindi lang natuloy dahil may suot na mouthguard. Kung nagkataon na tinuloy ni Berlangga mga tol, mas matindi ang parusa sa kanya. Kasama din sa parusa kay Berlangga na kailangan magbayad ng $10,000 katumbas ng kalahating milyon sa peso. Nangako naman si Berlangga na hindi na uulitin ang ginawa, maging mas disiplinado daw ito sa susunod na laban. Ngunit sa ngayon, 6 na buwan muna magpapahinga sa boxing. Sa ibang balita naman, katanungan ng maraming boxing fans, bakit daw naging number 1 pound for pound si Naoya Inoue? Ito ang ranking sa Ring Magazine mga tol, may dahilan din ang Ring Magazine kung bakit nilagay si Inoue bilang number 1 pound for pound. Hindi lang kilala ang ibang champion na tinalo ni Inoue, pero sa pamamaraan ng panalo niya talagang impresibo dahil hindi nagtatagal sa kanya ang champion. Tulad ni Omar Narvaez, ito ang isang champion na tinalo ni Nonito Donaire at tinalo din ni Naoya Inoue. Taong 2011, 35-0 ang kartada ni Narvaez. Talagang undefeated bago niya nakalaban si Nonito Donaire. Dito nakatikim ng unang talo si Narvaez, umabot sa unanimous decision. Fast forward tayo mga tol, taong 2014. May kartada si Narvaez na 43 wins, may isang talo. Nakalaban naman niya ngayon si Naoya Inoue. Dito nakatikim ng pangalawang talo si Narvaez. Umabot lang sa pangalawang round, knockout ang inabot sa kamay ni Inoue. Dito naging champion si Inoue sa junior bantamweight. Hanggang nagtuloy-tuloy ang panalo ni Naoya Inoue laban sa ibang champion. Tulad ni McDonnell na regular WBA champion, round 1 lang ang inabot kay Inoue. Emmanuel Rodriguez na IBF champion, knockout din ang inabot sa pangalawang round. Pinakahuli si Nonito Donaire, knockout ang inabot sa pangalawang round. Ito ang makikita sa resume ni Inoue mga tol, hindi kilala ang ibang champion na tinalo bukod kay Nonito Donaire. Pero magagaling din ang ibang champion na tinalo, hindi lang sikat ang pangalan. Ibig sabihin hindi kasikatan tulad kay Donaire na talagang kilala at nakasama rin sa pound for pound. Kaya maraming boxing fans ang hindi kilala kung sino ang mga champion na tinalo ni Inoue. Pero pagdating naman sa skill, walang duda na magaling at mahusay si Inoue. Talagang kabilang ito sa pound for pound. Marami pa itong tatalunin na champion mga tol, hindi lang na itatapat sa mga sikat na fighter. Mababa kasi ang division ni Inoue, walang masyadong kilalang champion sa mababang division. Kung umakyat si Inoue hanggang lightweight, sigurado dito siya mas makilala. Kaya itong abangan natin mga tol kung hanggang saan ang tibay ni Monster Inoue. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.